Good day everyone. So in commemoration po sa ating quincentennial, no. Nagkaroon na ako ng isang reaction video with regards dito sa kanta ni Yoyoy Villamil, no, noong 1521. So we all know na itong kantang to ay napakasikat, no? Dahil hindi lamang to sa Luzon, no, naging kilala, kundi sa buong bansa natin. So, itong kananta na to ay napaka-informative, no? Dahil sabi nga nila, dito matutukan ng history, no? Kung ano ba yung nangyari noong labanan ni Magellan at kanila Pulapo, no? So, yung information dito, marahil marami o naging controversial, no, dahil maraming tao ang question yung pinakaan na dahil nga sabi nila ay hindi raw totoo yung mga information na rin dito. So kahit ano pa man, ano ang sabihin, di ba, ano, ako ay nagiging natutuwa, no, sa video na to dahil hindi man lahat ng information ay makabuluhan o tunay. May ilan-ilan naman talaga na tatatak sa isipan natin na kung saan may isip natin, ah, yung pala yun, doon pala nangyari, gantong date pala nangyari yun. So maganda na may mga gantong video tayo, may mga gantong singer tayo na gumagawa ng gantong kanta dahil sa kantang to, maraming tao ang tututo. Maraming tao ang mas may nalalaman with regards sa ating history, no? Nawa itong gantong klaseng kanta ay mas pagyamanin pa, no, sa ngayong panahon, no? Marami sanang mas gayahin, no, ng mga kabataan ngayon, no, para sa ganun ay mas makapag-share sila ng knowledge nila, no, sa ibang tao. So yun lamang yung reaction ko dito. Maraming salamat. Hello everyone, magandang araw. So, ako din ay magbibigay ng aking reaction about dun sa kanta ni Magellan na 1521. Ayan, so, actually ako, aware ako na nag-exist yung kanta niyo dati pa. Pero, sa totoo lang, this is the first time na pinakinggan ko siya or napakinggan ko siya ng buo. Okay, bakit? Kasi, dati pa, aware na ako na may mali dun sa kanta. Merong hindi totoo, maybe yun yung akala nila, pero pag tinuro sa atin yan ng mga history teacher natin talaga sa high school, ma-realize natin ay hindi pala yun yung totoong nangyari. Or maybe yun ay sinulat ng creatively, di ba? Ba, merong ibang nais ipakahulugan yung writer and yung singer ako doon sa kanta. But then, ako, sa totoo lang, kung ako ang makakarinig noon sa ngayon, kung ako ang estudyante na makakarinig noon sa kasalukuyan, mako-curious ako. Okay? So, mako-curious ako, alam ba dito yung hindi totoo? Alam ba dito yung totoo? Ba't sinasabi mo ng hindi totoo? So, ang nangyayin tendency noon, pwede yung i-research ko, basahin ko, alamin ko, para malaman ko kung ano yung totoo, tsaka kung ano yung hindi. So, hindi natin pwedeng sabihin na huwag natin siyang panoorin o huwag natin siyang pakinggan kasi hindi siya totoo. Part na ng kultura natin yung kantang yun, diba? Even the singer himself ay parte ng isang kultura ng pelikulang Pilipino. So, hindi natin siya pwedeng baliwalain. Yun ay dapat pa din natin na pinagmamalaki. Yun ay dapat pa din na ating pinatangkili. Siguro sa paraan lang na kung ikaw ang mas nakakatanda at ito ay ipinarinig mo sa mga mas bata, itama mo kung ano yung mali doon sa kanta. At kung ikaw naman ay nakakatanda at parinig mo itong kantan to, pa-curious ka, magbasa, mag-research, ayun, di ba? Napaka-powerful na ng social media na technology natin. Marami na tayong sagot na nakikita
or makikita agad in just one click through internet. Diba? Kung tayo nga ay nalalaman ang hindi dapat natin na malaman through internet, ano ba yung alamin natin kung ano yung dapat natin malaman through internet? Ayan, so yan ang aking action. Thank you po. Hi, good afternoon. So, this is my actual video about the song again. So, ilang bahagi po ito ng Diriwa ng Vincent Denares. So, yung kanta po ito, masaya. Why? Bilang po dahil sa pagkakaamit ng kanta, hindi dahil din sa ito ay bihira lang, hindi sa lalo na sa panahon ngayon, hindi daw uso yung kanta na about sa pagkakasal. So, yun po. At isa rin po sa mga kanta, sumasara rin sa mga nangyayari sa pagkakasal. Hindi man ito, hindi man buo ang detalye nito. Subalit, makikita naman at na meron talaga mga information tayo makukuha about sa nangyari sa during ng laban nila Makta, ni Bajela Labo na. That's all. Unang-una po, ako ay natuwa ng dahil sa si Yuri Villani ang kumanta sa Love of the Song na ito. At pangalawa, fully animated din po ang kanta. Although, hindi lahat ng sinasabi doon sa kanta ay katotohanan, ito pa rin ay nagsilbing paalala sa atin sa 50th anibersaryo ng pagkapanalo ni Lapu-Lapu nung siya ay lumaban kay Magellan sa Cebu. Kung saan ito ang nagbigay din sa atin para tayo ay ganap na maging malaya sa Spain. Magandang araw po sa lahat. Happy Bicentennial po. Okay, sa base po doon sa video or sa novelty song ni Yoyo Villame, so isang pasasalamat po dahil po sa kantang yan, mas madali po natin maaalala o maisip yung mahalagang pangyayari, yung makasaysayang pangyayari sa ating bansa noong 1521. So sa kantahan niya po yun ay nakasaad po kung ano po ang naganap noong pagdating po ng mga Spaniards. So, although po, mayroon din pong iba doon na medyo mas dinagdagan na lang po siguro para mas lalo po tayong ma-entertain habang pinapakinggan po. Pero pasalamat po, malaking pasasalamat dahil dyan natin mas madaling maisip, maalala ang Philippine history patay po sa pagdating po ng mga Spaniards. And then po, malaking pasasalamat po doon sa panahon na yun dahil sila po ang unang nagbigay sa atin ng Christianity. Sila ang nagdala sa atin ng Christianity. So, thanks to the Spaniards for bringing us the Catholic life. Happy 500 years for us for being a Christian. Okay, mga kapakuguro, mga bata, mga magulang. Ito po ay reaction dun sa kinanta ni Yoyo Villame, isang Bisayan na singer. Mahilig ko sa mga country song. Una po, napansin ko na ibang ang data doon na ginamit ni Yoyo ay hindi po totoo. Halimbawa, namatay ba talaga si Magellan dahil sa tinusok sa liig, eh. Parang wala namang ganong evidence ako. Pero, kabuhuan, nakita natin yung content niya. Maganda naman. Tapos yung musicality niya, ayos din. Hindi lang sa, yun niya, sabi ko, some parts nung data nun na hindi siya totoo. Pero yung iba naman, okay. Hello everyone! Yung masasabi ko lang sa kanta ni Yoyo Villame about Ferdinand Magellan, okay, maganda. Ako'y hanga doon sa pagkaka-compose. Talaga malaki may tutulog niya sa ating mga mag-aaral.
para makilala nila yung mga bayani natin. Kaya lang, ang bandang huli, isip ko, yung international issue. Baka naman, siyempre, mag-react si yung mga kababayan ni Magellan dahil sa bandang huli, parang ginawang katawa-tawa si Magellan. Cry-cry, no? So, yun lang iniisip ko. Pero, maganda yung kanta ni Yoyoy Villamin na yun. In fact, isa din ako sa mga manonood ni Yoyoy Villamin noon. Natatanda ko niyang pelikula. Yung serye niya sa television noon na Barok. So, yun lang. Maganda. Kaya lang sana wala tayong maging international issue tungkol dun sa kanta. Bye!